Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating dibusyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga Labirheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay mapaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na kadubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang 99 na taon na si Abram, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi." Sabi pa ng Diyos kay Abraham, "Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin." Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya ay pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo." Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya ay matanda na. Nasabi niya sa sarili, "Magkakaanak ako
Gayong ako ay 100 taon na. At si Sara, maglili pa ba iyon? Gayong 90 taon na. At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak. Wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang aking tipan. Matutupad iyon kay Isaak, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adnikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ang asaway, parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pagunlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya, "Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagaling." Hinipo siya ni Jesus at sinabi, "Ibig ko, gumaling ka." At pagdakay nawala ang kanyang ketong, "Huwag mo itong sasabihin kanino man," bilin ni Jesus. "Pumunta't pasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Noong mga nakaarang araw, kung babantayan po at babasahin natin ang mga unang pagbasa, pinagdinilayan natin ho ang kwento ni Abraham. At sa ating unang pagbasa ho ngayon, ang Diyos ngayon po ay nakikipagtipan kay Abraham na siya ang magiging Diyos ng kanyang salinlahi. At may pangako ang Diyos kay Abraham. Magkakaroon ka ng anak. Ang akala niya, si Ismael ang anak na tinutukoy ng Diyos. Kasi si Ismael ho ay anak ni Abraham sa kanyang katulong na si Hagar. Kasi ang tingin ni Sarah, hindi na siya magkakaanak dahil sa kanyang katandaan. Pero nangako ang Diyos, hindi. Hindi si Ismael ang tinutukoy ko. Magkakaroon ka ng anak sa asawa mo na si Sarah. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Hindi kinalimutan ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham. Kaya ang Diyos ang gumalaw sa buhay niya. Bagamat iba ang iniisip ni Abraham, iba yung expectation niya, iniisip niya imposible na, matanda na sila eh. Pero walang imposible sa taong may pananampalataya sa Diyos. Walang imposible sa taong may pananampalataya sa Diyos. Kaya minsan iniisip natin parang imposible. Malabong mangyari. Pero kung buo ang ating tiwala sa Diyos, alam natin na yung akala nating imposible, pwede palang mangyari. At pag ang Diyos ang gumagalaw sa buhay natin, higit pa ang binibigay niya. Higit pa ang alok niya sa atin. Kasi ho, God always overdoes our own expectation. Iba ang expectation natin, pero kadalasan ang Diyos ibinibigay pa sa atin beyond our expectation. At yan po ay posible kung buo ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa Diyos ho tayo kumakapit. Sa Diyos natin binabaling ang ating tiwala at pag-asa. Kaya sa taong buo ang pananampalataya, hindi pinapabayaan ng Diyos ang taong buong-buo ang tiwala at pananampalataya sa Kanya. Sa atin pong ebanghelyo, may kita po natin ang kwento ng isang ketongin. Lumapit kay Jesus at nakiusap sa Kanya. At nasabi niya, "Panginoon, kung ibig po ninyo," lumalapit siya sa Diyos na nakikiusap. Minsan maganda rin tignan ang ating panalangin. Ang laman ng ating panalangin. Paano ba tayo nakikipag-usap sa Diyos? Marami ba tayong demand sa Diyos na minsan gusto natin tayo yung masunod?
tayo yung sundin ng Diyos? Yung gusto natin, ibigay niya? O marunong tayong makiusap? Marunong tayong makiusap at sabihin, Panginoon, kung mamarapati ninyo, lumapit siya sa Diyos na may pagpapakumbaba. Lumapit siya sa Diyos na binibigay ang lahat at umaasa sa Kanya. Kaya magandang itanong at tignan natin, pag lumalapit ba tayo sa Diyos, lumalapit din ba tayo ng may pagpapakumbaba sa ating panalangin? Do we approach our prayer or approach God with humility of heart? At ito po ang pinamalas ng ketongin sa ating ebanghelyo. Lumapit sa Diyos na may pagpapakumbaba. Hindi parang nagde-demand, Lord, ito gusto ko, pagalingin mo ko. Nakiusap, nagpakumbaba, at maganda yung kanyang gesture, lumuhod sa harap ng Diyos. At nakiusap dito ho sa ating simbahan. Lalo na ho tuwing gabi, maraming naglalakad ng paluhod. Maraming nakaluhod sa harapan ng dambana ng Panginoon. Lumalapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba. At kahit po ang pagluhod ay patanda ng ating pagpapakumbaba sa Diyos na nagmamahal sa atin. Ang ating panigluhod sa Kanyang harapan ay pagpapaalala din sa atin na lumalapit ako sa Diyos. Siya ang aking lahat. Wala akong may pagmamayabang sa Kanya. Kailangan ko ng gabay at tulong niya. Dito po nagsimula ang buhay ng pagpapala kay Abraham. Nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Naging masunurin sa Diyos. At ang sa ating ebanghelyo, ang ketongin na lumuhod sa harapan ni Jesus, nagmakaawa, nagpakumbaba, at dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Maganda ring imbitasyon po sa atin ito. Bilang mga Kristiyano, sa Biyernes pong ito, ang araw nating pagdidibusyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba. Lumapit sa Kanya na walang maipagyayabang. Ang maipagyayabang lang natin ay ang ating pananampalataya sa Kanya na buo at dalisay. Handang ubusin ang sarili para ang Diyos ang pumuno sa atin. Ang Diyos ang pumupuno sa buhay natin. Siya ang ating gabay at pag-asa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humingi ng saklolo para gumaling. Lumapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bigyang pansin niya ang ating mga panalangin. Ang ating itugon, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga sinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahok,
at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, pagilingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ama naming Diyos, pinalalakas kami ng aming pananalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, naganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nagramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malisan na pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. Kasama ko ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y purihin ko. Mahal na Poong Jesus
Nazareno. Sa lahat ng masama, kaawakan niyo po kami, umangasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po at nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y purihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Pangapaalala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip sa kahoy ng krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.